Sa CCTV footage na ito, umaga ng 18 ng Setyembre noong nakaraang taon, makikitang papatawid ang isang lalaking nakabisikleta nang marating ang gitna ng kalsada sa isang iglap na bundol ng motorsiklo ang lalaki. Ang mga aksidenteng tulad nito, papaano nga ba maiiwasan? Dito sa bayan ng Bulan, Sorsogon, nangyari ang insidente. Ang magandang balita, minor injuries ang tinamo na 65 anyos na si Mang Eduardo. Nakita ko po siya, pero nasa malayo. Pero nasa malapit na, parang ambilis niya. Umiwas ako, matas ko ng konti. Akala ko, siya, lulusot siya dun sa inabot pa ako. Wala na akong naramdaman. Nawalan ako siguro ng malay. Tama ko dito saan. Tumalsik papunta sa nakaparadang tricycle si Mang Eduardo, pati na ang rider ng motorsiklong nakabangga sa kanya. Pareho silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Bali si tatay kasi yung nangyari, bumailalim siya sa ilalim ng tricycle. So nagkaroon siya ng abrasion. So agad naman na dala ng team sa hospital. Base po sa findings ng nurse po, nakainom si nung nakabangga, yung rider po ng motor. Nagtamo rin ang injury sa bahagi ng ulo at nagdugo ang ilong ng rider ng motorsiklo. Hirap daw makakilos si Mang Eduardo dahil sa pinsalang tinamo. Mahirap po magtayo ko ng tayo. Kaya palagi akong nakaupo doon. Pag wala sila dito, pinipilit ko yung katawan ko para maabot ko. Dahil nasa sila, nasa klase sila. Ko lang ang naiiwan dito. Maging ang kanyang pagsasaka, naapektuhan din. Ngayon dapat nandun ako Dapat magpapatubi ako, maalagaan ko yung mga ko. Nagtatanim ako doon sa mga palayan ko. Ipinakita namin ang CCTV footage sa orthopedic surgeon at rehab and sports medicine specialist na si Dr. Oliver Lozano. Bukod po doon sa posibleng fracture, tinitignan din po natin yung posibilidad na magkaroon ng injury sa muscle, sa mga soft tissue. Base sa resulta ng ginawang x-ray kay Mang Eduardo, wala siyang tinamang fracture sa ulo. Ibig sabihin po, wala pong nakitang fracture, which is good for the patient. Delikado raw ang ganitong aksidente, lalo na sa mga katulad ni Mang Eduardo na may edad na. Sa mga lalaki naman po, pwede pong magkakaroon na po ng paglupok ng buto, tinatawag na osteoporosis, once na pumasok na po sila sa edad na 60 pataas. Ayon ni Dr. Lozano sa mga saksi sa aksidente, huwag daw gagalawin ang pasyente. Mas mainam na hintayin ang mga rescue team. Kadalasan po kasi pag nagkaka-aksidente, minsan binubuhat na lang kahit papano, basta maisakay lang sa sasakyan. Kaya importante po yung tinatawag na first aid management. Doon pa lang po, dapat wag igagalaw. Kung kailangan, lagyan po ng splint para ma-immobilize yung affected na limb. Kung kakailanganin po na magkabit ng collar, kasi ayaw natin magkaroon ng spinal cord injury. Papasalamat dahil nabuhay pa ako. Nabuhay pa ako. At saka muling makakapagtrabaho ulit. Tumanggi namang magpa-interview ang nakabangga. Nagkaareglo naman daw ang dalawang kampo. Ang misis ko nakiareglo. Pumunta dito, tiningnan yung bisikleta ko. Ako, ipayos lang yun yan. Okay na sa akin. Ayon sa road safety and chief responder ng MDRRMO ng Bulan, Sorsogon, madalas daw ang vehicular accident sa lugar ang pinangyarihan ng aksidente. Kailangan muna nating mag-stop, look and listen. Yun ang number one na protocol dyan para maiwasan natin na, lalo na kung madilim, isang may mga madilim na portion ng kalsada. Tumawid din sa tama at ligtas na tawiran. Paalala naman sa mga motorista, sundin ang speed limit. Ayon sa MDRRMO, nasa 20 to 30 kilometers per hour lamang dapat ang speed limit sa mga barangay road tulad sa kalsada kung saan nabangga si Mang Eduardo.
dapat sundin natin kasi yung minsan sa mga kalsada, yung mga speed limit na required. Kasi portion na siya kasi ng barangay road eh. So advisable talaga sir na dapat magme-minor na siya. Mga kapuso, don't drink and drive. Huwag tayong mag-drive ng nakainom. Saka always tayong magsuot ng gear, lalo na sa mga rider talaga na naglo-long distance. May mensahe naman si Mang Eduardo sa nakabangga sa kanya. Ingat-ingatan mo yung pagmamaneho mo kasi ang bilis-bilis mo, makakapatay ka ng tao. Nagsilbing aral din kay Mang Eduardo ang nangyaring aksidente. Dapat talaga mag-iingat ka, mag-ano ka. Yung ano tingin mo pag kabilaan. Yan parang yan ang hindi ko naanuhan. Kasi sanay ako magtawid umaga't hapon. Magandang balita, makalipas ang 5 buwan, bumuti na ang lagay ni Mang Eduardo. Naghilom na ang kanyang mga sugat at nakabalik na rin siya sa mga dating gawain. Mga kapuso, maging alerto po tayo sa kalsada. Sumunod sa batas trapiko para ang aksidente ay maiwasan at walang buhay ang malagay sa peligro.